ang sinasabi pa nitong VOVO na keeps us kay Lisa Ahas. Bigyan ko lang uli doon sa mga kilala sa akin. Alam mo yung abogado na yan, alam mo yan, disbarga pala. Talagang patay goods yan. Kasi, alam mo, nung nakasabay ko ngayon sa inauguration na yan, pati upuan, ninanakaw nila ng pamilya niya. Parang Marcos talaga. Upuan, bakit? You know that, na sa inauguration, yung upuan, yung nakasave na upuan for me, not nakareceive, first come, first serve yun, na nilagay ko yung bag ko na doon ako nakaupo, ninakaw ng pamilya yan. Upuan pa lang, ninanakaw nyo na ng pamilya mo, ng anak mo na nakikinabang dyan sa presidential communications. Talagang magkikiss us ka kay Lisa dahil binigyan ka ng trabaho at pinapasweldo ka nang wala ka namang ginagawa. Yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mga kababayan, pati upuan ninanakaw niya. Yes, magnanakaw ng upuan yung hungang na yan. Diba? So doon pa lang. Okay? So kaya yung pagkikiss us na kay Lisa, kay Jahas, kay kidnapper, kay Marcos Bangag, eh talagang kailangan niyang gawin yan para manatili siya sa pwesto niya dahil kung wala siyang trabaho na disbar na, ay talagang manglilimahid siya sa gutom. Dahil sabi ko nga, yung mga Chinese friends o mga negosyante dyan ay inuutangan mo, kinakwartahan mo, nagre-reklamo na sa'yo, nagpapalibre ka, resort, restaurant, para makalamon ang pamilya mo. Ito yan. Kaya kahit nga kainin mo ang kipay ni Lisa, kakainin mo para lang manatili ka sa trabahong yan. Kahit na lunukin mo ang jetlog ni Kuting na kasing liit ng naphthalene balls, lulunukin mo sa ngalan ng trabaho. Tandaan mo yan at i-cover up mo itong issue ngayon sa PIDEA leaks. Ganyan kayo mangdila ng, you know, yeah, kahit palunok mo, kahit ipalunok ni Lisa sa'yo, ang ihi niya, lulunukin mo. Pati ovary niya kung meron pa. Diba? Gagawin at gagawin niya yan to cover up itong bangag na ito. Kaya ngayon, diba? Ang nangyayari ngayon, mga kababayan, gusto nilang gurgurin itong PIDEA leaks na ito. Obvious naman, okay? Obvious naman, mga kababayan, na si Bangag Jr. ay talagang at si Lisa ay willing magbayad ng tao through James Kumar, through Picoy, di ba? At kay Romy, I hope si Romy ma-interview natin, ano? Uy, Romy. Romy Enriquez, di ba? I hope magsalita ka ng katotohanan. But ganun pa man, mga palangga, eto gusto nilang gurgurin ang PIDEA leaks kasi talagang sukul na sila dito. Tapos ang sabi pa ng ano ng yeah, mga alipores ni Lisa Smags, yung mga kulang na lang lunukin yung kipailabom niyang bulok pa sa pinakabulok na malansang isda. Diba? Kaloka. Ipagtatanggol talaga yan kasi hindi sila makalamon. Hindi sila makakain kapag hindi nilunok ni VOVO lahat sila yung itlog ni Kuting na kasing laki ng naphthalene balls at kasing amoy ng naphthalene balls. Mabuti pa kayong naphthalene balls. Yun, nung bata ko, parang, you know, parang minsan inaamoy. Parang Judictus Benedictus. Yung nag-amoy sa inyo ng, ano, ng naphthalene balls kung kayo'y bata pa. Okay, ganito. So yan, gusto nilang i-cover up. Pati yung si Jinggoy, di ba? Nangangamoy, ano yan? Nangangamoy Senate President, lahat. So lahat sila, nakita ninyo, kahit na kitang-kita ng taong bayan, ng netizens, na si Bangag Jr. ay umiiwas dito sa drug test na ito, ganyan-ganyan. Tapos meron pa ang sinasabi si VOVO na ako daw ay nagtatago sa Amerika. Julul talaga tong VOVO. Alam mo, ang nagtatago, hindi na kayang mag-live. Okay? Ang nagtatago sa bundok. Alright? Yun ang tunay na nagtatago. Yan ang mga kababayan. Si Lisa lahat yan, si Marcos Bangag lahat yan. Kumukumpas ang presidential communications kung anong ilalabas nilang panira against me and Morales at lahat ng mga nag-criticize katulad ng DZAR, SMNI, Roque, Glenn Chong, Vic Rodriguez, lahat kaming nagsasalta.
yaan ang ginagawa nila. Actually, nauna ng biktima dyan si Tevez at si Bantag. Dadako tayo dyan mamaya, mga kababayan. At dahil, di ba, kanino ba nagsimula yung dokumento na yan? Sa akin. Di ba? Ako ang nag-expose yan. At nagkaroon ng Senate hearing at pinag-uusapan ngayon at naapektuhan sila. Dahil totoo naman. Kasi kung hindi yan totoo, hindi ka maapektuhan. Kung yan ay gawa-gawa yung pagiging Addictus Benedictus ni Kuting. Bakit? Sabi ko nga, well, pwede talaga sila magkaso ng fabricated crime against kahit kanino. Kahit sa akin, kay Morales, ginawa na kahit sa inyo mga palaga. Kahit, yeah, mga katang Avelina Reyes, yes, thank you palanga. Walang matinong pag-iisip sa isang taong bangag, exactly. So kaya nilang gawin sa lahat sa atin. Kaya nga, tulad ngayon, yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, yung mga floating, kapupos na ni Attorney Vic, ano? Yung mga floating na mga star, three-star general, second star, first star. Diba? We'll talk about that later. Okay, I have to read about, hindi ko pa na basa ng bonggang-bongga yun. So ngayon, ganun pa man, so, yung mga taong nagsasalita, nagtaong nagsasabi ng katotohanan, ginugurgur nila sa pwesto. Ipo-float nila. Even yung mga taong yan pinaghirap, mga general na yan, three-star general, matataas na mga inabot, pinaghirapan nila yan. Yung pamilya nila, yung mga matitinong general, maliwi, no? Hindi kasali yung mga jutang genemis na mga general na kasabuat ni Lisa. Pinaghirapan nila, nagsunog sila ng kilay ng pag-aaral nila, nagsumikap hanggang sa marating nila kung ano yung kanilang sitwasyon ngayon. Pero dahil ginagawa lang nila yung tamang trabaho nila, gugurgurin sila sa kanilang trabaho, mga kababayan. So, see that? So, ngayon, itong mga current issue na ito, na gusto nilang pagtakpan yung PIDEA leaks, yan po ay gawa-gawa ni Lisa. Alam mo, dadako na tayo dito sa naudlot na extradition. Okay, extradition patungkol sa akin. Habang ako ay nag-enjoy, actually ay nag-enjoy ako ngayon. Basta nag-enjoy ako sa buhay ko ngayon. Together with you, mga palangga. Ngayon, kung natatandaan ninyo yung paaral ni Lisa Tanas na si Taning o may Taning ang ba yung vlogger na may Taning ang buhay na nangikil sa inyo. Nanghingi ng pera sa inyo para makalamon dating sipunin. Nalala niyo yung vlogger na tapos naawa kayo. Alright? Sinabi may Taning ang buhay pero ngayon buhay pa. O, baka malapit na rin yan. Okay, you'll never know. Ngayon, mga palangga, in 2022, eto nakarating sa akin habang nag-emote ako dito. In 2022, nung una kong nagba-blind item pa ako about babaeng ahas. Babaeng ahas, ipinagtanggol niya si babaeng ahas, si Lisa Tanas. Wala pa yung mga issue na to, wala pa yung, although yung pagpupulburon, you know, yun nga, doon nga ako nagsimula sa pulburon eh, dahil nga sinabi nga sa akin ng dating BFF ko, well, actually, during that time, sa totoo lang, nung sinabi ko yung tungkol sa pulburon, it's not because doon sa dating BFF ko na tinulungan kong ibenta yung mga design niya, yung nagsabi sa akin kung sino yung supplier. Wala pa akong binabanggit na pangalan. Kasi nung time na yun, we are okay. Okay? Kasi ayoko nga paniwalaan yun eh, yung dating BFF ko. Ayoko nga siyang paniwalaan nung nasa Pilipinas ako na kinukwento niya sa akin na si Joji ko no, ang taga-suporta ng ni Lisa man. Ilong to kasi yun. Yeah, si Joji ko no, ang certain Joji na hindi ko naman kilala, ang certain Joji ko no, ang nagbibigay ng pulburon. Okay, ng pulburon dito kay Kuting at kay Lisa. Siya talaga nagkukwento. Pero you know, when you guys, when you're friends, hindi mo, syempre, parang iniisip mo parang, talagang pinagdududahan ko siya noon kung totoo ba. Diba? Nung nasa Pilipinas ako. But ganun pa man, nag-start yung nung October of 2022, nung binubolja ko na nga itong gobyernong bangag. So, ipinagtanggol ni Sandro, okay, na nakatanggap ng Rolex, okay, na nagtatanggap ng payola, ng bribe, lahat. Bribe pala. That was October, nung sinabi nitong may Taning ang buhay na meron daw isang vlogger na tatagilid. Was it tatagilid? Right? Tatagilid o tutumba or something like that. Ako yun. Okay? Ako yun sinasabi kasi
ang ginawa nila, okay? Ang hindi nila inisip na ako po ay US citizen during the time. Pinagkakalantangan nila noon dati, yung mga dalawa dati ako ay TNT. Tapos later on, kung ano-ano nang masabi nila, di ba? So itong may taning ang buhay at saka si Lisa at yan sila sila tair na mga tatandi din sila to attack me during that time. So akala nila kasi green card ano pala US ano Philippine passport pa ako. So napag-alaman ko ngayon na nung October pa lang of 2022 nung ako ay nagsasalta tinatrabaho na nila ako. Tatrabahuin nila ako mga palangga. Ito panibagong ano naman to panibagong puting ahas. Na ipa-extradite ako at gagawan nila ako ng kwento. Whatever kwento para mapa-extradite ako dyan sa Pilipinas. Gagawan sila ng krimen. Okay, remember doon sa exhibit ko dito sa slap, anti-slap case ko na pinakita ko sa inyo few days ago na meron doon isa sa exhibit ko yung US passport ko na i-disseminate nang jutang dinimis na bangag na gobyernong ito sa kanilang mga trolls na ang US passport ko ay captured from the screen. You know, screenshot. Nalala nyo yun? Balikan nyo yung anti-slap case ko. Nandyan lang sa page ko. Nandyan sa Boljakan at Maharlika Network. So, nirelease nila. So, during that time, 2022, ang plano pala nila, kung hindi ako US citizen, gagawan nila ako ng crime. Ano yung crime na kumitil ka ng buhay, gumurgur ka. So, ang pattern, I just realized why I'm having fun right now, yesterday, you know, nung nakarating ka sa akin, na masabi sa akin, Ms. Maharlika, ang pattern na gagawin sa'yo, very Tevez sana, and Bantag. Remember Tevez na dinidiin siya, siya yung gumurgur dun sa Digamo na yon. Ganun nila sana i-frame ako, mga palangga. I-frame ako ng whatever, kung ano man yung plano nila, na pagbibintangan nila na ako ay gumurgur ng tao. Okay? Ako ay gumurgur ng tao, mga kababayan. So yan sana ang gagawin nila sa akin. Kaya naman, eto ha, nung July of 2022, okay, nandyan ako, di ba? Din ako ng inauguration. Nagnangangabels na ako tungkol sa gobyerno ni Kuting. Eh. Dahil nung inappoint si Mel Robles na manager ni Taning o ni Taning. Nagdadadakdak na ako, nagki-criticize na ako nung kasi sabi ko, anong klaseng gobyerno ito? Ang mga inuupo, mga kawatan. Yung pala, kawatan talaga ang kanilang i-appoint. Okay? So kaya nga sabi ng palangga ako noon, sabi niya sa akin, that July 22 ba, 21 kami bumalik. Dapat na mag-extend pa kami noon kasi nga invite ako ni Daryl Yap doon sa Made in Malacanã. So ang sabi sa akin ng aking mga palangga, umuwi na lang tayo, ganyan-ganyan. Kasi yung nga bells ko daw, nagsisimula na ako mag-criticize. Baka gawan-gawan ka ng kwento dito or something. Alam mo, itong palangga ko, never ever itong nag-fail sa mga nakikita niya eh. Never ever siya nag-fail. Ay, sara nga. Never ever siya nag-fail. Ngayon, balik tayo. Okay? Kaya naman pala, nung October, nagsalita si Taning na merong tutumba tatagil kasi gusto nila, mga kababayan, tatamnan nila kung for whatever gagawa sa lamang isa na may ginurgur ka or may ganyan-ganyan ka. Very Tevez and Bantag style. At sino ang author nito? Ang bangag na gobyerno. Kung ikaw ay kumitil ng buhay, okay? Kung ikaw ay kumitil ng buhay for whatever, tapos sasabihin ng mga bangag na ito, ng mga bangag nila Lisa, ay nalaman, di ba? Nalaman ng polis o ng ganito, nagugumurgur ka ng buhay, eh bakit nakakalaya ka pa? Di ba? Meron na palang result eh. Nagkumitil ka ng buhay. Kumitil ako ng buhay. Eh, bakit nakakalaya ka pa? Ano pa kung sa Amerika ka kikitil o gugurbur ng buhay? Bakit ka pa nakakapag-enjoy? Nakakapag-vlog? Kahit itago mo yung location mo, pag nasa Amerika, kung kumitil ka ng buhay, palangga, kulong ka na, whatever punishment ang gagawin sa'yo. So, yan ngayon ang ginagawa ni Lisa ng Presidential Communications. Lalabas sila. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, okay. Buti na lang talaga, nakaalis kami ng Pilipinas noong 2020,
ng July. Kasi kung medyo nagtagal-tagal pa ako doon, nag-exercise, paano ako mag-exercise? Pwede silang gugurgur ng tao at ibibintang nila sa akin. Actually, paglabas ko pa lang sa airport, pwede nilang maglagay ng 1 gramo ng pulburon na nasabihin na si Marlica ay nagpupulburon. Liz Vergara, thank you palanda. Yun ang intention nila. Kaya sabi sa akin kahapon, Miss Marlica, nakita mo na yung pattern. Yun ang gusto nila sa'yo. Dapat ipapa-extradite ka. Basta whatever taso fabricated crime. Yun ang ginawa nila kay distressed mother na pinakidnap ni Lisa sa Turkey. Okay? So yun po, kaya gigil na gigil sila ngayon sa akin dahil hindi nila magamit, even nag-file si Lisa, gumastos siya ng million-million pera ninyo. You know, yung cases na inaano ni Lisa Tanaas, na sinisponsor niya, million-million yan, pera ng bayan, mga palangga. So ang nangyari, mga kababayan, pumunta sila dito sa Amerika, dinala nila yung kaso nila sa Amerika kasi akala nila hindi ako lalaban. Sabi ko nga, in-underestimate ako. Akala nila iba-brush off ko lang para okay, ignore, ganyan-ganyan. Pero nilabanan ko sila sa legalidad. Kaya ngayon, mga kababayan, talagang hopeless sila. Hopeless ang bangag na gobyernong ito kung paano nila ako agurgurin. Ang extradition, walang puwang ang extradition na sinasabi. The fact na wala, hindi ako gumurgur ng tao sa Pilipinas man, o sa Amerika, o sa Europa, kahit saan. Wala. Okay? Kasi, mga palangga, yan ang naudlot nilang pangarap na i-extract ako dito sa Amerika. Kasi akala ni Lisa, alam mo, Lisa, akala mo hindi ko alam, tanong siya ng tanong doon sa aming common friend. Kung ako ba'y American citizen na ba? Ano ba yung status ko? This is even before na nakaupo sila. Buti na lang, you know, ako, kahit marami akong kakilala, hindi ako nagbibigay ng lahat ng information about me. Kaya siya litong-lito. Litong-lito si Lisa na hindi siya makakuha ng matinong informasyon. Kaya naman, talagang nung time na yon, ginamit niya, mga kababayan, ginamit niya ang immigration. Nakalagay yan dyan sa declaration ko sa case ko sa anti-slap. Case ko laban sa kay Lisa. This is not about dun sa mga designers. Case ko laban sa mga bangag. Kasi itong mga designers na to, sila lamang iPhone, sila lamang ay mga dummy, mga proxy dahil sa galit ni Marcos Bangag at sa akin. Dahil sa sinasabi ko sila ay talagang bangag, kawatan, smuggler lahat, kidnapper lahat. Okay. So ngayon, kaya gigil na gigil sila, di ba, hanggang sa death threat. Okay, may bounty lahat. Kasi hindi niya ma-manipulate, although I'm not saying na hindi mo manipulate itong mga kaso sa Amerika. Of course, you know, walang malinis sa kahit anong bansa. Pwede ang judge, pwede ang ganito, ang lawyer, pwede may mga ganun pangyayari. But I'm grateful and thankful sa lawyer ko na humawak ng kaso ko laban sa kanila. Dahil yung lawyer ko, galit siya sa mga taong, sa mga politikong katulad ng ginagawang sinisensor tayo, sinasilence tayo, mga pagkita. So yan lang ang gusto kong sabihin dun sa about sa aking lawyer. So ngayon, di ba, imagine nyo ang pera ng bayan gagamitin nila hanggat sa Amerika, dito sa tirahan ko, dito, this is my home. Diyan ako pinakanak sa Pilipinas, diyan ako nakatira dati, but this is my home now. Andito na ang lahat ng pamilya ko. Kaya, kung sinasabi ng mga bangag na umuwi ka dito sa Pilipinas, sino kayo na pauwiin ako na wala naman akong tirahan dyan? Nandito ang tirahan ko, nandito ang bahay ko, nandito ang pamilya ko, nandito lahat. So, mga kababayan, dahil sa galit nila sa akin, dahil syempre nga naman, pag nasa Pilipinas ka, ang dali mong taniman ng kaso. Dahil ang kalaban mo, bangag na presidente. Tataniman ka ng kaso. Kikitil sila ng, based dun sa interview ko kay Agent Morales, dun ko nakita na, imagine mo, ang dun sa interview na yun, yung mga pulis na tiwali, yung isang babae o lalaki nakatambay, nagsuyosi ka lang, nagpapahangin ka kasi mainit sa loob ng bahay, like na yun. Pag napagtripan ka ng tiwaling pulis, dadampotin ka. Tatamnan ka ng pulburon na ganito ganun para sa kanilang personal na interest para sila ay ma-promote. So, ako uuwi dyan para tamnan, kumitil sila ng buhay ng tao. Kahit 50 kitilin nila, sasabihin ako ay nagmas gurgur.
si Rat, yun yung galit na galit sila kasi hindi nila ma-apply sa akin. Yung kahatagagkababuya nila, hindi nila ma-apply ang kadiliman nila na pwede nila ako tamnan ng kaso, alawitin, gurgurin, di ba? Kaya yung warrant of arrest na yan, na nakipagsabwatan si Taberna, na nag-invento ng kwento, nag-invento ng address, mga kababayan, na hindi nila ako pinasagot. The fact na yung address, ng former address ko, na in-expose nila sa mainstream media, di ba? Dito sa Los Angeles. Yun ang ginamit nila sa kanilang mga cases para to what? Para harasin ako ng mga jejimonyo. Pero hindi naman sila mananaig. Ginamit nila yung Los Angeles address. Tapos gumamit pa sila ng address sa Pasig. Dr. Sixto ba yun? Yung ginamit nila? O, gumagamit sila. So, anong tawag doon? Alam nila taga-Amerika ako. Tapos nag-invento sila ng address doon. So, the target talaga, mga kababayan, para ako ay mabook, mamagshot ako. Kasi ang connotation ng mga tao, pag nakamagshot ka, eh, convicted felon ka na, di ba? Then, kasi sabi nga ni Morales at saka ibang mga kaibigan natin, that's the process, no? Hindi porkit nakamagshot ka, eh, convicted ka na. Katulad nga ni Mr. Okada ng Okada, Manila. May magshot yan. Sila Lisa din ang may gawa niyan. Si Tambalusos din ang may gawa niyan. So, yun ang gusto nila para mapakita nila, o ayan si Maharlika, nakamagshot. Ito yung point ko na imagine mo ikaw, nananahimik ka. OFW ka, nananahimik ka, o saan ka man. Yung kapitbahay mo nagalit sa'yo. Nainggit dahil maganda, maayos ang buhay mo. Gumawagawa siya ng kaso. Nag-invento siya na wala kang kamuwang-muwang. Maaring nangyayari na ito, mga palangga. Okay? Wala kamuwang-muwang si Juan de la Cruz. Tapos pag-uwi mo, may warrant of arrest ka na. Mamamagsak ka. Eh, wala ka pang pera. OFW kasi pinadala mo na lahat ng pera mo. Ang bit-bit mo na lang maleta. Dadamputin ka sa airport nang wala kang kamuwang-muwang dahil sa bulok na sistema at bulok na batas. Not batas, bulok na mga tao na nasa na spirit. Wala kang kalaban-laban na Juan de la Cruz. That's why hanggang ngayon, I'm fighting for you. Pero sabi ko nga, hindi ako mapapagod araw-araw. Kahit nasa bakasyon ako, kahit na nag-i-enjoy ako, kahit nasaan man ako lupalop ng mundo, I'm not gonna stop. Kasi eto, ako ang number one na biktima nila na pilit kong nilalabanan. Kaya sabi ko nga sa inyo, inadya ng Diyos na mapadpad ako sa Amerika kasi ito para magising ang Pilipino. Parang ginamit ako as an instrument para labanan ito. So, ito yun. Pansinin nyo, bakit sinasabi nila na ganito? O ba't di ka umuwi dito? Ang tapang-tapang mo, bakit di ka umuwi dito? Hindi ka ba pwedeng maging matapang kahit nasa Amerika ka, nasa Europa ka? Kailangan ba pag matapang ka lang, nasa Pilipinas ka lang, ganun? Ano yung message na sinasabi nitong mga bangag? Matapang ka lang kasi nasa Pilipinas ka, uuwi ka dito. Umuwi ka dito. Kasi gusto kanilang gurgurin. Tatamnan kanilang kaso. Eh di ba kaya naman nilang pumunta sa magpunta sa Amerika, magbayad ng millions and millions of money, pero ng bayan. Di ba? Para dito sa ano, para kasuhan ka ng kung ano-ano. Eh di dito kayo lumaban. Dapat dito ako nakatira. US citizen ako. Bakit mo ako dadalhin diyan? Bakit ako gustong papuntahin ni Lisa Bangag diyan? Kasi gusto niya akong ipagurgur. Kasi galit na galit dahil bangag na bangag si Matos Jr. Kaya nga itong si Romy Enriquez na yan at saka si Picoy, definitely alam din nila yan. Okay, alam nila na si Marcos Jr. ay bangag. Kaso itong si Romy baka natakot lang at yung General Santiago na matandado, di ba sinabi ni Morales kahapon sa interview natin, na nung 2014 ay hiningi ni General Santiago na yan, natiwali din, yung kopya ng folder na kung saan nagbabangag si Marcos Jr. para daw i-PR niya kasi mabait naman daw si Kuting. Sabi daw niya kay Morales, o ba, asan na yung folder? Ganyan, ganyan, ganyan. Na si Marcos Jr. ay bangag na bangag. Ano sabi ni Morales? Nandoon sir, sa PIDEA, iniwa, nandoon yan sa report. Diba? Yung General Santiago din, alam na niyan kasi i-PR na kay Kuting para magka-pera siya. Yun yung understanding ko. Sabi, anong PR? Sige nga, para pagka-PR-an, pagka-perahan. So, ganun yon mga kababayan. So, ngayon, kaya galit-galit-galit ang mga jutang genius ng mga VOVO na patay goods ng mga walang dangal, kahit yan palunukin ni Kuting na, ulitin ko, kahit ipalunok ni Marcos Jr.,
ang kanyang jetlog na kasing laki at kasing sangsang ng naphthalene balls, lahat ng mga nagtatanggol sa kanya, lahat ng kabineta niya, lulunukin yan. Tama si Morales. Kahit pakainin sila ng tae, painumin sila ng ihi na mga bangag na positive sa Coca-Cola, mga palangga, lulunukin nila yan. Ganun ang mga taong walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, kundi pang personal lamang na interes. Kaya kahit anong paninira ni Lisa Tanas de Marcos against me, okay, mga palangga, hindi tayo magwawag. Hindi yan sila magwawag kasi tayo ay focus sa pagiging bangag-bangag ni Marcos Jr. at ang pangkikidnap ni Lisa. Isa doon sa mga pinload na mayroong floating status right now na pinost ni Attorney Vic, I hope magsalita ang isang general doon, na inutusan ni Lisa para mangidnap sa isang distressed mother. Imagine mo may presidente kang bangag, kidnapper, smuggler, Judictus Benedictus, lahat. Kaya nga mga kababayan, ando dyan kayo, nakikinig kayo, hindi ako uurong kahit ano pang mga kasong ibato niya dito. Sa Amerika, sa UN, haharapin ko yung mga jutang dilimis na yan. But not in the Philippines. Unang-una, that's not my home anymore. My home is here. Kaya gusto ni Lisa ako umuwi sa airport pa lang, dadamputin ka na, di ba? Katulad ginawa kay Morales, di ba? Thursday, may warrant of arrest siya, wala sa kamuang-muang, nag-bail siya, tapos the next day, meron na naman siyang warrant of arrest. Kasi ang intensyon, buti na lang nagawa niya ng paraan, ang intensyon para, again, mamagshot ka talaga at maipasok ka sa selda. Yan ang gusto nilang gawin. Ipasok ka sa selda para what? Painumin ka ng pang-pa-heart attack. Narinig doon yan sa conversation ni Picoy at ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Papainumin ka ng whatever na magkaroon ka ng heart attack or sabi nga ni Morales, pwede kang jatawin sa dulo para sabihin na dulas ka. Yan ang gusto nila. Kaya pauuwiin nila ako, mga palangga, para gusto nilang ako'y gurgurin ni Lisa sa pamamagitan ng gagawin nilang legal yung pagiging manggugurgur nila. First, kastuhan ka, warrant of arrest, dadamputin ka sa airport, mamagshot ka, ipapahiya ka. Okay? Pagbibintangan kung sino lahat yan, baka kumitil pala ng tunay na mga tao, kikitilin nila, ipagbibintang sa'yo. Baka doon pala sa airport, tatamnan na ako ng isang bag na pulburon at papalabasin na, pulburon ka ng pulburon, ikaw pala yung may bitbit na isang bag na pulburon. You know, sa Pilipinas, wala nang batas dahil bangag ang presidente nyo. Bangag ang nagpapatakbo na si Lisa. Kaya you have to make up your mind. Gumising na kayo, mga kababayan. So ngayon, okay, ang gagawin nila, dahil kunyari, let's say ano yon, Monday. Okay, ganito, kasi Monday ako dumating ng Pilipinas. O, di ba? Monday, so may naka-ready pala akong, sabi ko nga, 1 million na warrant of arrest. Naka-bail ka, nakawala ka na naman. Kumbaga, nakapagpiansa ka na, syempre, pinaprocess. Oh, ito na naman. Meron na naman. O araw-araw, meron kang warrant of arrest. Di ba yung sabi ni, ano, ni Morales na pwede naman pagsabay-sabay yun, nakikita naman yun sa system na kung 50 o 100 ang warrant of arrest mo, bakit hindi mo pasagsabay-sabayin? Kasi the intention is to gurgur you, to harass you. Di ba? Then Scorpion. So ano ang nakikita nyo dito? Talagang ang bangag na gobyerno, ang mga Addictus Benedictus, gugurgurin ang kinabukasan ninyo. Wala silang pakialam kung may anak ka, may pinapaaral ka. Wala silang pakialam sa buhay nyo. Wala silang pakialam sa future ninyo. Ang gusto lang nila, mang-abuso. Ang gusto nila, mang-gurgur. Mag-enjoy sa favorite ni Kuting na pulburon. Mag-enjoy si Lisa sa pangingidnap sa mga taong sumasalungat sa kanya. Yan, mga kababayan. Kaya yung extradition na gusto nila nung 2022 pa, hindi sila nagwagi. Sinabi rin niya ni Taberna sa article ng PEP. Okay? Sinabi yan sa PEP nakalagay yan sa exhibit ko. Na ang sabi ni Taberna, makikipag-ugnayan sila sa DFA at immigration at sa US Embassy. Yan kasi ang utos ni Lisa. Nasabihin ni Taberna, nakita nyo naman, magkasabwat sila dun sa audio na inilabas ko nung naglabya-labya sila. Diba? Yung tungkol kay Attorney Vic is finally out, 'di ba?
yun ang usapan nila na sasabihin ni Taberna na makipag-ugnayan sa DFA, sa Immigration at US Embassy para i-extract ako. Another term of extract is sikid na pinakumula Amerika papuntang Pilipinas para gurgurin nila ako. Kung hindi nyo pa maintindihan yan, mga kababayan, mga karian, kasundaluhan, kamadrehan, katitsiran, lahat po kayo. I know, may mga puso kayo. I know hindi kayo masasamang tao. Kung meron mang masasamang tao, yung mga nasa Malacanang. May mga pamilya kayo, mga sundalo, mga pulis. Nakita niyo yung ginagawa sa akin. For sure, kayo dyan sa NBI, sa DOJ na matitino, you can search. May access to. Kung ilan ang warrant of arrest na meron ako dyan. Huwag kayong magpaka, ay my God, magpaka tawag dyan, magpaka-under, magpaka-traido, huwag kayong magpaka-bulag. Kung kaya nilang gawin sa akin na dating ako ang tumulong, isa ako sa pinaka, sabi naman nila akong pinaka-loyalista sa lahat ng loyalista, sinabi yan ni Amy Marcos, sinabi ni Kuting, sinabi ni Lisa Tanasya. Kung kaya nila akong gurgurin, sino kayo? Na ako'y ang ginanon nila, mga kababayan, sino kayo? So, kailangan ng mawakasan itong mga bangag na yun. Kung kaya kayong maliitin, babuyin, sir, kayong mga general, nung bata ako, ang taas ng tingin ko sa mga taong naka-uniform, even ngayon yung mga matitino. Kasi kung hindi nagtatanong, nung ako'y kabataan, pangarap ko maging sundalo at polis din nung kabataan ako. Kaso lang, iba ang maging landas ko. 'Di ba? Hindi na napuntang alindog ko diyan. Eh baka ko napuntang alindog ko diyan, baka iba story ko, mga palanda. Baka, well, anyway. Chino Vera Bueno. Nagurgur ang signal. Oo nga eh. So ngayon, mga palanda, so gusto na nilang matapos itong issue. Joe Matt, itong issue sa PIDEA leaks kasi talagang paranoid na 'yung mga 'to. Imagine mo, paulit-ulit, 'di ba? Gumagawa sila ng panira, kay Morales, panira, kay Maharlika. Ito lang gusto kong sabihin. Alright, sa inyo. Kung si Maharlika ay komitil ng buhay, yun yung gusto nilang ipakalat eh, no? Komitil ng buhay, tapos si Morales, ganito, ganyan. Eh bakit? I'm enjoying my life. I'm enjoying my liberty. Ang palangga, I know you are smart enough. Especially in the US. Sa Pilipinas, you know, mahirap ang batas dyan dahil bangag nga. Ang taong nag-commit ng high crime, katulad ni Lisa na nangidnap, katulad ni Marcos Jr. na pinoprotektahan ng mga smuggler, sila mismo ang smuggler, hindi ka makakalusot lalo na kung may ebidensya. Kung may ebidensya na nai-release sa Department of Justice, sa police, o, you know, sa police. Hindi ka makakalusot, hindi mo ma-enjoy ang liberty mo kung ikaw ay kumitil ng buhay. Kung ikaw ay gumurgur, kung whatever man, hindi ka po makakapag-enjoy ng kape habang pinapanood mo ang island ng Florida. Diba? Habang pinapanood mo ang karagatan ng Coco Cay. Diba? Hindi ka makaka-enjoy habang nag-emote ka sa Bahamas. You know what I mean? Kasi sa kulungan ka babagsak. Yun lang. I know you are smart enough. Walang hustisya na ngayon sa Pilipinas. Malungkot man, pero hopeless na hopeless ang Pilipino sa kamay ng mga sindikato, ng mga mafia, ng mga bangag. Okay? Ram Ram, I will always love you, CC. Ma'am, fabricated extradition, I love that, versus extra addiction, sabi ni Dens Scorpion. Exactly palaga, Dens. Dens, hindi ka talaga natutulog. Mukhang angel kita. Alright? So ngayon, okay? OPEP Lulugay, thank you mga palaga. Okay? Ano pa? Kaya nga ito,
Okay, sabi sa akin itong ano, ma'am, nailabas na yung pinaka, yung pera kapanira sa iyo. Ano, anong next? Sabi ko, papalabasin lang, nagmasgurgur ako. Yan, wala na eh. Sana sila, kumbaga, nagpalabas na sila naman kasinungalingan. Na nangingitil ng buhay. Ano yung susunod? Sige nga, ano pa yung pinakamasunod? Lahat pinalabas na nilang, lahat na si Mahalika is ganito, ganyan. Ganyan nga, ano pa yung kasunod? Nailabas, wala na. Kasi hindi naman naniniwala yung taong bayan kay Lisa at saka kay Marcos Bangag. Saan ka makakakita? Gumurgur ka ng tao? You're enjoying the Coco K and the Bahamas? Hello? O mamaya, papakita ko sa iyo yung ano, kagandahan ng lugar kung nasaan ako. Baka dito ako magpapakulong sa Coco K. Hmm. May taga Coco K ba dito? Okay. Sabi ni Eunice, last resort na nila yan. Kaya nga, ay, sabi ko nga, alam na nag-message sa akin, Miss Marika, ganito, ganyan. Take it easy, darling. Sabi, let's focus to the pedialics. Let's focus dito sa pagbabangag ni Marcos Jr. Hindi ka na magtatagal, Marcos Jr., sa ginawa mo dito sa mga general na to. Hindi ka magtatagal. I'm telling you, hindi ka magtatagal. Kayo, hindi papayag ang taong bayan na bangag ang manatiling nakaupo dyan. Okay? Sabi ni Dan, si Bangag Abalos is the one planted the evidence. Si Bangag Bonjing Rimula is the one who planted the cases. Exactly. Yung kay Bangag, kay Bantag at kay Tevez, yun ang pinaka-example na tinamnan sila na walang wala silang due process. Yung kay Kiboloy, kay Pastor Kiboloy, na paggawa, pag-invento nila, pagkuha nila ng mga fake witnesses. Yung mga kasong lumipas na, you know, na nasettle na yung iba o hanggang ngayon inaasikaso ni Pastor Kiboloy. Si Lisa lahat yan. Si Bangag lahat yan. Kasi nga sinabi nga ni, ano di ba, ni Morales, kasi nakaintindi siya ng batas. Yung mga ganyang klase, mga warrant o press na yan, yung mga kasong pagigipit na yan, under yan, sa executive branch. Ang DOJ is under the executive branch, piniliwanag niyan, panoorin nyo. Kaya lahat ng mga nangyayaring pangigipit sa atin, asemanay sa inyo, yan ay lahat galing kay Lisa Araneta Marcos na isang bangag. Mga palangga, nasabi ko ng lahat ng kadimonyuhan ng mga taong ito. Kulang, siguro kung makikita lang natin ano yung kanilang kung ano tawag dito yung mga sungay nila pati kipay siguro ni Lisa may sungay kung diyan natin pagbabasihan yung kasamaan ng sobrang sama ng tao pati jingling-lingling niya mayroong sungay mayroong tinik lahat pati kay Kuting pati yung naptalin ball ni Kuting naptalin balls lahat may mga sungay na katusok na ganyan. Ganun sila kasama. You imagine that, mga kababayan. Ganyan sila ka, masamang damo. Mm. Ngayon. Lam, sugo ng satanas, sabi ng mga taga-GFF. Kasabwat si Mayora Spaghetti against Kong Tebe, sabi ni Tita Manel. Ayun na nga. Balikan natin si Rowena Burden. Sino ba kalaban ni Rowena Burden? Ano ba ang mga inexposed ni Rowena Burden? Yung pakikipagtsuktsaka ni Gwen Garcia, inexposed na yun. Yung mga korupsyon nila. Then bago siya natsugi, merong threat na ginawa yung kapatid ni Gwendolyn Garcia. Then, na-issue ng warrant of arrest. Pinala nila ng kaso, na-issue ng warrant of arrest si Rowena. Then, dinampot. Then after, nalaman na lang natin, pinatake sa puso. Cardiologist yun. Inatake sa puso. Kaya nga, sabi ko nga yung kamag-anak noon, I hope, I don't know, baka takot din sila, alam nila na wala silang magawa. So, eto yung larawan, doktor na yun. Si Rowena Burden. Kahit papaano, nakita ko yung Instagram niya, may pera. Kayang lumaban. Pero na, nategi. Mabilis na kanyang buhay. Diba? Ako, since 2022, patuloy ang focus ko itong bangag na ito, buhay pa rin ako ngayon. Kasi wala ako sa Pilipinas. Hindi nila kayang akong laso na gurgurin o painumin ng pangpagurgur. Kaya sila galit na galit. So dyan sa Pilipinas, lahat ng taong mapagtripa nila,
pwede niyo gaw, pwedeng gawin sa inyong gurgurin kayo. Sabi nga ni Picoy, 'di ba? Hindi na lang bang 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 ang pagtitigil ng tao ngayon, pwedeng atake sa puso through pagpapainom ng binom ni Lisa. Okay, you know what I mean, 'di ba? O sagasaan ka or something. So yan din 'yun. Kaya sabi ko, mga kababayan, kanina sabi ko sa mga kaparean, men and women in uniform, lahat kayo mga Pilipino, I know you are smart. Filipinos, matatalino. Lagi niyong sinasabing proud Pinoy kayo, but wala kayong gagawin dito sa nangyayari sa Pilipinas, sa bangag na gobyerno. Magpapaniwala kayo na haka-haka ka lang ang kahirapan. Kumbaga, parang sabi, katang-isip lang ang kahirapan. Eh yun naman pala, mayaman pala lahat ng Pilipino. Kung yan ang narrative ng mga VOVO, ng mga bangag, nakatang-isip lang o gawa-gawa o haka-haka lang ang kahirapan. Bakit tayo may OFW? Sana pala, kung mayaman na lahat, I mean, not really mayaman, yung may pera na, eh dapat nag-uwian na kayo mga OFW. Kung maganda pala Pilipinas, dahil yan ang gusto nilang isaksak na mga bangag sa inyo. Kasi daw, punong-puno ang mall. Eh bakit gumagastos pa muli ang gobyerno para dito sa jutang ginimis ng mga anti-poverty na yan? At hindi lang iisang ahensya yan. Diyan ang DSWD at Anti-Poverty Commission something. Tatlo yan. Na sumisweldo. Okay? Na sumisweldo sa kaba ng bayan. Ang DSWD ba yan? Yung mga ayo-ayuda nila. Hindi pala tayo naghihirap eh. Bakit tayo nagbibigay ng ayuda? Kung lahat kayo ay well-off, mayayaman. So that's why, umaapila po ako sa puso ninyo. If you are for your family, if you are for your country, kung kayo po ay matitino, maiintindihan niyo ako. Pero kung bangag kayo, at sarado ang utak, or nakikinabang kayo sa bangag ng gobyerno, hindi po talaga kayo maaanting. Kasi nakikinabang kayo eh. Okay? Or, mga cabinet secretaries, yung mga asawa kayo, mga buwaka ng inang mga asawa ng mga cabinet secretaries, katulad ng asawa ni Teddy Boy Loxin Jr., nakasabwat ni Lisa para dukutin ang distressed mother sa Turkey at ang kanyang mga anak at nagdagumpay sila at ang dalawang bata na minor de edad nasa Pilipinas na kidnap nila. Maiintindihan niyo ako. Ano ba ang mapapala ni Maharlika dito? Ha? Lalabanan ang mga bangag na ito. Na pwede naman akong manahimik lang. Enjoy ko na lang yung buhay ko. But, I chose to stand up for you, for my rights, for your rights, and for the Filipino people, kahit kapalit ng aking buhay. Sabi ko, kahit sa muling patak ng dugo. At wag na wag questionin ng mga bangag. Okay, na matapang lang ako kasi nasa Amerika ako. Hindi, sabi ko nga, hindi ka ba pwede magtapang kahit nasa ang bansa ka? Nakita nyo? Gusto nila sa Pilipinas lang para madali ka nilang gurgurin. Wala na pong hustisya sa Pilipinas. Hanggat bangag, lahat ng mga, halos lahat ng mga kabinete ni Marcos, mga bangag. Yung mga nakapaligid sa kanila, kuha lang ng kuha ng pera, smuggled ng smuggled, mga progresista, senador, nakita mo naman si Jinggoy, si Escudero, si Zubiri, lahat doon. Halos, wala silang pakialam sa inyo. Hindi man lang mabigyan ng proteksyon. Okay? Hindi man lang mabigyan ng proteksyon si Morales na yung kanyang buhay. Pero nasa batas din na siya dapat ay binibigyan ng proteksyon bilang isang mamamayang Pilipino. Ni walang security, ni walang communication ang government to protect him. Why? Kasi ang kanyang actually hindi siya nag-expose eh. It's just so happened yung in-expose kong papel. See, mga kababayan, I hope gumising kayo. Nakita nyo na, gusto nila akong gurgurin, pero lalaban ako palangga. Sa legal man o kahit physical. Kung sa bingid man, dumikit sila sa akin, may ako. Papalunok ko to. Dumikit sa akin, si Lisa, lulunokin niya to. Sa kipay ko to ipapasok, hindi sa bunganga niya. I'm serious.
hindi pwedeng hindi natin ipagtanggol yung sarili natin. Lagi na lang matakot kasi mayor, kasi siba nga, ganyan-ganyan. Kailangan nating ipaglaban. Ang tagal na nating inape. Sinasabi ko nga, tuwing December 30, okay? Tuwing 4th of July, di ba? Tuwing June 12, okay? Nagsiselebrate tayo ng Araw ng Kalayaan. Malaya ba tayo? Malaya ba kayo sa mga bangag na ito? Hindi! Walang malaya na Pilipino. Kailangan nating tumayo, tumindig. Kailangan nating maging maisog. Wawakasan natin ito kasama ang mga general na pinloting nila. Kasama ang mga pulis na tinanggal nila. Kasama ang mga kawani ng gobyerno na tinamnan ng kaso ni Lisa, ng bangag. Kasama kayong lahat, ang mga teachers. Lahat, nurses, doctors, mga doctors dyan sa Department of Health na minanipula ni Lisa, tinamnan ang mga fabricated cases. Marami kayo, marami tayo. Tatapusin natin ang laban, tatapusin natin ang bangag na ito. Sabi ko nga, kahit ine-enjoy ko ang karagatan ng Coco K, Coco Melon, mga palangga, lalaban tayo sa mga bangag na ito. Doon po sa mga nag-aalala sa akin, you know what? Sabi nga kay Morales, emotional siya eh, nung na-receive niya yung mga email niyo. Ako din. Ang dami. Malate lang ako ng vlog. Malate lang ako ng bonggang-bongga. Ang daming message na nag-aalala kayo. Mga palangga, from the bottom of my heart, I know mas maraming nagmamahal sa katotohanan. Hindi niyo ako kailangang mahalin. Katotohanan lang ang mahalin niyo, actually. Ipaglaban niyo lang ang inyong pamilya. Ipaglaban niyo mga sarili niyo, yung bayan niyo. Yan ako. Ako, growing up, sa Pilipinas, alam niyo yan. Nakikipagboldyakan ako. Mapapisikal man, mapabunganga man. Lalo yung bunganga. Lalo yung nga bes. Pero physical din. Walang umapis sa akin growing up na hindi ko ginupakan. Nga bells man o kamao. I'm telling you, wala akong matandaan na kag-anak ko o kaibigan ko na diyurakan ako, nilait ako na hindi ko ginombag. Kasi tumayo ako sa katotohanan. Lumaban ako sa bulok na sistema ng ating bansa. Alam niyo ang kwento ko noong 2015 pa lang. Mapunta ako sa Social Security Office, bangko, whatever. Ang nangabels ko, hindi yan nagpapaapi, hindi yan napipigilan. Sa mga pampublikong mall, sasakyan, jeep, pag may inaapi, kahit hindi ako, tumatama ang kamaong ito. Kahit sa kipay ni Lisa, kakabugto mga palanda. You know what I mean? Hanggat tama, nasa tama tayo. Yun lagi ang tinuturo ko sa mga junakis ko noon. Huwag na huwag kang magpapaapi. Kahit sa eskwelan, kahit saan. Kapag pinisikal ka, tatlo ang ibalik mo para tulog agad. So, hindi ka naaapihin muli. Totoo yan. Yan ituro niya sa mga anak niya. Huwag yung sorry po. Ganyan, ganyan. No. Kasi pag pumayag kayong apihin kayo ng isang beses, masasanay sila. Even in my corporate moment sa Pilipinas, nung nagtatrabaho ko sa opisina, nanghamon ako ng jug-jug. I'm serious. Alam niyo na mga ka-office mate ko dati, even mga classmate ko na nakasama ko sa trabaho, nanghamon ako. Inaawayin mo ako, may problema ka sa akin. Doon tayo sa rooftop. Kamao sa kamao. You know what I mean? Kasi, nakita ko yan, bata pa lang ako, growing up, kung paano tayo apihin ng mga taong nasa gobyerno. May mga taong koneksyon sa barangay, sa mayor, sa governor, sa kongresista. Nakita ko yan. So we have to end this bangag administration. Tapusin na natin to mga bangag administration. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you palangga. Thank you sa mga nag-worry sa akin. I'm still alive. Okay? Malit ma ako ng konti, antabay lang kayo. I'm still alive. Diba mga kababayan, lalaban lang tayo. Sa ngalan ng katotohanan, this is your Fair Lady Maharlika, hindi magwawagi ang bangag na gobyernong ito.